ko po si Raquel Despobradero na apo ko si Janella. Taga Sorsogon, Bacon Sorsogon City. Siguro nung 2 years na hindi siya nakakarinig dahil yung pag tinatawag mo, hindi siya makarinig. Tapos kakalibitin mo na lang siya. Kung hindi, ilahin mo na lang ang kamay. Parang pasabot lang yung kakain, tapos maliligo, tapos may pupunta to tayo doon. No, matagal na sana yan na ipapaano ko, kaso lang parang nahihinaan din ang loob kasi sa kulang sa pera. Kaya sabi ko sa sarili ko, pagpaaralin talaga ito para hindi lukuhin ng iba kasi kawawa naman. Actually, Janella, nung una siyang pumunta, sabi lang ni Janella sa akin, nag-uusap kami ng mother, talagang ang laking question mark niya. Sabi niya, anong ginagawa? Anong pinag-uusapan niya? Parang ganun, dinitira siya. Even pag-smile, hindi siya nag-i-smile. Ngayon nakikita ko na sila na nag-i-smile din, nag-uusap-usap using the sign. Nakakatuwa kasi para siya ang leader na ang liit-liit niya pero siya na talaga yung wali ka kayo dito. Parang pag-aralan mo, tinatap niya talaga na kayahin mo si teacher, mag-sign ka. Grabe support ng USAID. Kasi sabi ko nga, as in blank po ako in teaching the children with sign language. Then this gabay and USA dumating, tapos ang daming training sunod-sunod, although nag-pandemic. Pagbabago niya, yung pagkagising niya, excited siya na pumunta sa eskulahan, ay pag-asa ka na kagaya na nag-aral. Siyempre, mayroon na siyang tawag itong parang may guide na siya kung anong gagawin niya. Dito sa pagdadampot-dampot, tapos yung pag-ganyan-ganyan, di siyempre na parang maka-counter man siya ng naiintindihan, na magkaka-intindihan na sila. Kaya, siyempre, masaya din ako. Na parang natutulungan niya kung na-intindihan siya kasi sa mga sign-sign niya. Kaya natutuwa ako. Nakatulong ang USAID dahil sa natuto ang apo ko mag sign language para maintindihan ko. At may sabi ko rin sa mga kapwa, kalaro niya, nagpapasalamat ako sa USAID dahil sa mga binigay na priority sa amin na kagaya nitong apo ko na binigyan ito na materials para mag-guidance siya at matuto.